battery. So, guys, alam naman natin, sa ating mga camera, kailangan natin ng mga battery. What's going on, guys? Jeffrey here, and you're watching Middle Viewer. Well, today, guys, pag-uusapan natin ngayon ang aking power hand grip or ating battery hand grip. And then, unfortunately, wala siyang brand. Nakalagay lang dito, guys. Ayan. Power hand grip, okay? Pag-uusapan natin lahat ng meron tong power hand grip na to. From specifications, pros and cons, and ang aking, of course, final verdict. Okay? So, let's start with the... Meron akong kodigo dito, guys, ha? Ang kanyang product parameters or specification. Okay, guys? It has a input USB 5 volts 1 ampere or 5 watts. Output of 5 volts 1 ampere. Battery capacity of 5,200 milliampere hour. Of course, wala akong pakialam dito sa dalawang part na to. Battery core model niya 18650 per 2,600 milliampere hour times 2. And battery core voltage is 3.7 volts. In technical, sorry, hindi ko alam yung bagay na yon. But the weight will be 265 grams. Working and charging temperature is 0 degree to 45 degrees, of course. Nasa, pwede natin gamitin siya anytime or kahit saan. And then, storage temperature, which is hindi natin gagamitin, pwede natin siya ilagay sa negative 20 degrees. Sino gagawa nun? 255 degrees and sino gagawa nun? Lalagay lang natin siya sa room temperature natin o sa ating mga bag. And then, fit siya sa any action camera like GoPro, DJI Osmo Action, mobile phone, even iPad and selfie pole, okay? Depende na lang sa mga accessories na pwede nyong ikabit dito, which later on, we will talk about later. Okay? Pasensya na dito ako nakatingin sa ating monitor dahil may kodigo ako dito. Let's talk about price, of course. I bought this one for around 114.21 Saudi riyals sa AliExpress, okay? Hindi ko siya nabili dito sa Saudi Arabia. Sa mga hindi nakakaalam, taga Saudi ako, nagtatrabaho, OFW dito, guys. And then, kasama na yung charge niya plus import charge plus yung kanyang tax. Okay, may tax na dito sa Saudi Arabia. Total of 135 riyals. So, murang-mura sa kanyang kakayanan or sa mga specification na binanggit ko sa kanya kanina. Murang-mura siya. And then, kayo na lang bahala mag-convert nung 135 riyals sa inyong mga currency. But, in Philippine peso, maybe around 1,500 if I'm not mistaken, guys. So, I can say that this price is a little bit nice para sa nakararami. Pero sa ating mga Pilipino, medyo mabigat yon. 1,500 for a battery like this. Which is, later on, ipapaliwanag ko sa inyo na bakit nice yung aking pagkaka-reaction dun sa kanyang presyo based sa kanyang specification. Let's proceed for the other topic will be the charging time, of course. We need to know the charging time. The charging time of this one will be around 3 hours to 4 hours from 0% to 100%. Well, wala akong equipment to test the exact time, pero dahil sa gamit ko na to since 6 months ago or 5 months ago, hindi ko din nagkakamali. So, alam ko na kung gaano siya katagal sinacharge from 0% to 100%, of course. And then, discharge time or yung kung gaano natin siya katagal pwedeng gamitin. So, basically, yung aking DJI Osmo yung nakikinabang dito. Dito, okay? Nakikinabang nito. And then, for maybe 4 times ng full charge ng DJI Osmo Action, yung kaya nitong i-provide approximately like that. Pero, kasi nga, pagka nag-shoot ako, paputol-putol. So, basically, 4 times yung kakayanan niya. Ang pangit lang dito, guys, yung kanyang charging time, napakatagal, di ba? Parang 3 to 4 hours. Sino maghihintay ng ganun katagal? But later on, sasabihin ko sa inyo yung mga pros and cons and you will understand na bakit okay na okay to. Okay,
The next thing to know about this is weatherproofing or weather sealing. Wala tong ganun, guys. Hindi siya weatherproof, hindi siya, wala siyang IP protection, okay? So sa mga gustong bumili nito, okay? Huwag n'yong babasain sa ulan and huwag na huwag n'yong i-stay sa mga matataas yung humidity dahil may possibility na masira siya, okay? But so far naman, kahit na mataas ang humidity dito sa Saudi Arabia, hindi naman siya naapektuhan and wala rin corrosion na nangyayari dito. So the next one will be the accessories, okay? The accessories that you can attach for this power hand grip is same lang ng mga ginagamit natin sa mga action camera natin, sa ating mga DSLR camera natin, or sa mga mobile phone natin. So nakikita nyo naman, guys, ayan. Meron siyang action camera prong. So basically, napaka-general use nito. And yung kanyang, ayan. Meron siyang quarter inch, okay? Meron siyang quarter inch adapter sa ilalim and quarter inch thread adapter, okay? So pwede natin siyang gamitin sa mga tripod, monopod and extender or yung mga extension pole, okay? So in accessories, magandang bagay na marami siyang pwedeng ikabit. So, right after that, guys, let's talk about pros and cons, okay? Let's start with cons para yung ending ng video natin eh positive, of course. So number one will be the unknown manufacturer, guys. So this power hand grip is Chinese made or China made in China, okay? So wala siyang manufacturer kahit yung box niya. Tinapon ko na yung box eh. Matagal ko na kasing gamit to, guys. Gusto ko lang i-showcase sa inyo. Pero nakalagay lang dito power hand grip and so far okay na okay siya since nung ginamit ko siya. Walang degrading ng ating capacity kung kailan kung gaano natin siya katagal na ginagamit. And then another cons will be weather sealing. Of course, yung sinabi ko nga kanina, wala siyang weather sealing, so hindi siya pwedeng mabasa-basa. But hindi rin para depende rin sa inyo yan, guys, eh. Kasi sa akin wala siyang problema dahil pina-partner ko siya sa aking DJI Osmo Action, which is I'm using an adapter. Makikita niyo naman, guys. So this adapter, guys, nawawala yung kanyang waterproofing or weatherproofing dahil nilagyan na natin adapter. So walang problema kung yung ating power hand grip wala ring weather sealing. So not a big deal for me, pero sa inyo di natin alam, okay? Then the next is charging time and discharge capability, okay? So sabi ko nga, yung charging time napakatagal, okay? And then, hindi ko alam kung eksakto ba yung oras na binigay ko sa inyo, pero based dun sa experience ko, ganun siya katagal naglalast. So, discharge time, of course, sa 5,200 milliampere hour, meron pang ibang tao na nag-expect na mas mataas pa or mas matagal pa natin gamitin. But basically, nagagamit ko to ng 4 times ng full charge ng isang DJI Osmo Action na battery, okay? And then the number 4 is cheap prong quality. So nakikita nyo to, guys, diba? Malutong yan, okay? Napakalutong yan and parang andaling mabali. Pero para sa akin, later on, sasabihin ko sa inyo yung cons nung kalutungan neto at hindi siya magiging totally cons para sa inyo. Then the fifth and the final cons for me will be the battery indicator. So makikita nyo dito, guys. Yan. Pag pinindot ko yan, makikita nyo yung indicator niya. So, meron lang siyang 4 LED lights. So, parang yung button na yun, guys, ano rin siya, parang on and off. Pagka pinindot siya, tsaka lang siya mag-charge, okay? So, meron siyang 25%, 50% to 75%, and then 100%. So, hindi natin alam kung sakto ba or yung 25% na yun, talagang 25%. So, ang advice ko sa inyo, pag nakita nyo na at least 2 bars or 2 LED lights na lang yung nandun o nakikita nyo, i-charge nyo na para siguradong maglalast siya ng whole day or kung hanggang kailang nyo siya kailangan. So, let's proceed to pros naman, okay? The pros will be the price, okay? Dito ko na sasabihin kung bakit kahit na 135 riyals siya or around 1,500 pesos, napakaganda ng presyo na yun para dito, guys. Ang presyo ng isang baterya ng isang DJI Osmo Action. So, i-example ko sa aking ginagamit na camera, no?
Ang isang baterya ng isang DJI Osmo Action is 66 reals, okay? And then if you buy a 4 pieces of that battery, so kayo na lang ang mag-ano nun, mag-multiply nun, no? So maybe around more than 200 Saudi reals. And I bought this one for around only 135 reals with charge, okay? Pero yung ating battery, wala pa yung charger, okay? So bibili pa kayo ng another na accessory, ay isa, another thing para i-charge yon. So basically, nakikita lang natin ang mga charger, dalawahan, so bibili kayo ng dalawa para lang ma-charge yung apat na yon. Or bahala kayo kung gusto nyo yung i-charge siya simultaneously. Pero ito, bibili ka lang neto, isang piraso, plus isang USB, which is kasama niya na mismo yon, yung USB type micro USB. Okay, ito yung usual na. Tsaka meron kasi siyang USB type A, yun yung pinaka-output niya. Ito yung pang-charge niya. Input charge and output port, okay? So, mas makakamura ka talaga dito kung gusto mong mag-last yung paggamit mo ng iyong camera. And then, number 3 will be convenient, guys. So, sabi ko nga sa inyo, itong setup na to, itong dalawang to, pag pinagsama ko to, guys, okay, maglalagay lang ako ng isang cable to charge this DJI Osmo Action na nakakabit dito. So, yun lang ang tangi mong gagawin, guys. Maglagay ka lang ng kable. Pero kapag ka bumili ka ng isa-isa pang battery, tandaan natin, kapag ka naka-action camera tayo, guys, tatanggalin nyo pa tong case bago nyo matanggal yung baterya. And then, meron pang locking mechanism tong DJI Osmo Action, dalawa. So, sobrang daming galaw or napaka-hassle para magpalit lang ng baterya. But if you have this power hand grip, napakadali lang mag-charge. And then at the same time, meron ka pang napakaliit lang na parang selfie stick na rin, ano. And pwede mo pang lagyan dito ng extender kung gusto mo pang habaan. Okay? And then, I will put it in pros this one, okay? You can buy it internationally, okay? Kasi dito sa Saudi Arabia, sa mga nasa Saudi Arabia and sa mga ibang Middle Eastern part, hindi lahat merong ganitong product, okay? So, I bought this one in AliExpress and then they delivered here. And then they said that they can deliver anywhere or any part of Middle East, maybe in other places as well. So, very big good news yon na pwede tayo makabili ng ganitong product around the world. I mean, deliver it around the world, okay? So, number 5 will be the next and the last, majority build quality. So, redundant to, guys, dun sa sinabi kong cheap prong quality. So, sabi ko nga sa inyo, malutong to. Okay. Pero kapag dinagdag nyo yung prong ng mga original na cases ng inyong action camera, guys, na mas makunat. Pag nagsama yan, guys, titigas din yan. Okay? Which is, sisirain mo na lang talaga kung gusto mo talaga mabali. Pero, based sa experience ko, napakatigas niya at hindi siya nabali. At ginamit ko na to sa ilang extreme na footage namin, like basketball, and pumunta kami sa iba't ibang bundok. So, matibay siya, and huwag kayo matakot na baka mabali. Okay? So, that is the final and last pros. So, let's turn to our final verdict or ang aking judgment for this one. This power hand grip, napakagandang bilin para sa inyong mga camera, mapa mobile phone, action camera, DSLR, iPad, whatsoever. Kayang-kaya niyang dalhin, guys. And then, dahil nga sa napakaganda na build quality niya, lalo na dito sa ating baba, okay? So, wala kayong dapat ikatakot na baka masira. And then, ako na po yung nagsasabi na experience ko is 6 months, hindi pa rin kumukupas yung kakayanan niyang mag-charge dun sa aking DJI Osmo Action, which is nauubos na yung memory card ko bago maubos yung lahat ng juice ng battery ko dun sa aking action camera. And then, of course, napaka-convenient niya gamitin. Sasabihin ko nga sa inyo, ipapakita ko ngayon kung ano yung magiging itsura ng aking complete vlogging rig na napaka-simple at maglalast ng more than a day of your recording. So, sa mga gustong bumili nito, guys, at gustong gayahin yung aking rig or vlogging rig, I will put the link all of those equipments and gadgets
below sa aking description. Bago natin tapusin tong video, kung bago kayo sa channel ko, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe and iwan ng like button. Mag-iwan kayo ng like button kung nagustuhan niyo tong video na to. And pwede niyo rin akong i-follow sa aking mga social media accounts and I will put all those links sa description below again. Don't forget to hit the bell icon para lagi kayo notified sa mga susunod ko pang video. So, see you again sa aking next video. And yun lang. Goodbye and sayonara. Woo!